Hello, hello. Good day po sa inyong lahat. Medyo matagal-tagal po tayong hindi nagkikita. Medyo matagal din na hindi ako nakapag-upload ng aking learning materials. Bago po ang lahat, nais ko pong magpasalamat sa aking mga subscribers. Umabot na po tayo ng mahigit na 100. Mahigit 100. Hindi 100,000, 100 talaga. So far, as of this moment, I have 112 subscribers in my YouTube channel. So, bago po ang lahat, inanyayahan ko po kayo na huwag kalimutang mag-subscribe at i-like yung video na ito. At saka, of course, panoorin nyo po ang video na ito hanggang sa huli upang meron kayong matutunan. Alright, so yun lang po ang goal natin, makapagbigay kaalaman sa mga bagay-bagay na dapat malalaman ng lahat. Okay, so ang pag-uusapan po natin ngayon ay itong tungkol sa paghihiwalay. Okay, so alam naman po natin na marami sa ating mga kababayan na kasal na nagkakaproblema sa kanilang kasal. Pero bago po natin pag-uusapan ang usaping paghihiwalay, pag-usapan muna natin ang usaping kasal. Merong nagtatanong, madali ho bang magpakasal? Magandang tanong. Napakagandang tanong. At ang kasagutan sa tanong na yan ay oo at saka hindi. Bakit hindi madali magpakasal? Hindi madali magpakasal, lalo na kung wala kang boyfriend or girlfriend. Ayun po, yun po ang kasagutan. Bakit hindi madaling magpakasal? Kasi pag wala ka naman talagang boyfriend at girlfriend, ano kaya ikakasal? Alright, so diba? Pero kung meron kang boyfriend or meron kang girlfriend, pwede. Pwede kang magpakasal. Anytime. Kung meron kang pera. Meron kang panghanda sa kasal. So yun po yun. Alright, so masarap pakinggan na ikakasal ka. At saka napakasarap ng feeling na mapapasayo ang natatanging tao na gusto mong makapiling sa buong buhay mo. O diba? Drama. Subalit, hindi naman natin may pagkaila na meron ding mga kasal na hindi humahantong sa bed of roses na tinatawag. Alright? So hindi lahat ng kinakasal ay nagiging masaya. Merong iba, karamihan, nagiging impyerno ang buhay nila dahil sa kanilang desisyon na magpakasal. Ayun. Kaya maraming nagtatanong kung paano ba hiwalayan ang kanilang asawa. Ano po ba ang mga paraan para hiwalayan ang kanilang mga asawa? So yun po ang problema. At marami ding nagtatanong kung meron na bang divorce dito sa Pilipinas. At iyan po ang ating pag-uusapan or tatalakayin sa vlog na ito. Meron po ba talagang divorce sa Philippines? Alright, so sa nakakita at naririnig natin sa mga balita na ang Pilipinas is one of the fewest countries na wala pang divorce. Tama po ba yon? Hindi po ba yon fake news? Ang kasagutan po ay parehong oo at hindi. Bakit ko nasasabing oo?
na ang Pilipinas or ang Philippines is one of the fewest countries in the world na walang divorce. Maraming bill na ipinapasa ang ating Kongreso tungkol sa usaping divorce. Subalit, hanggang sa ngayon ay wala pa tayong batas tungkol sa divorce. Okay, yun po ang katotohanan. Sa Pilipinas, wala pa pong naipasang batas tungkol sa divorce. Ang meron lang sa atin ay tatlong bagay or tatlong pamamaraan paano maghiwalay ang mag-asawa. Ito po ay ang mga nakasaad sa ating Family Code of the Philippines. Alright? So, una, sa ating Family Code of the Philippines, meron po tayong tinatawag na legal separation. So, ito po yung una na pamamaraan sa paghihiwalay. Ang legal separation, ito po yung tinatawag na yung mag-asawa ay pinaghihiwalay sa kanilang kama. So, at saka pinaghihiwalay sa iisang bahay. Subalit, sila po ay mag-asawa pa rin sa mata ng batas. Yun po ang effect ng legal separation. Pinaghihiwalay lang sila sa iisang bahay, pinaghihiwalay sila sa isang kama, pero patuloy silang mag-asawa at kasal sa mata ng batas. Ang pangalawang paraan sa paghihiwalay ay ito pong nullity of marriage. So mag-file lang po kayo ng petition for nullity of marriage. Ano po itong nullity of marriage? Ito po yung mga kasal or ito po yung kasal na void or walang bisa sa simula pa lang. So ito po yung null and void from the very beginning or void ab initio. Ang ikatlo ay itong annulment. So ito po yung pinaka common na maririnig natin sa mga usap-usapan itong annulment. So ano po ba itong annulment at saka ano pong difference nito sa nullity? Ang annulment kasi is that hindi siya void, no? Ang marriage is valid, no? From the very beginning, although it has defects kasi hindi nako-comply yung mga formal requisites, pero valid po yung marriage, valid po yung kasal until declared by the court to be null or walang bisa. Pero kung sasabihin ko sa inyo na may divorce talaga ang Philippines, maniniwala ba kayo? So, sino pong maniniwala na may divorce ang Philippines? Pakitaas lang po ang inyong mga kamay. Alright? So, wala po akong nakikitang nagtataas ng kamay, obviously. Wala po akong nakikitang nagtataas ng kamay. So, ibig sabihin, hindi kayo naniniwala na may divorce dito sa Philippines. Of course, malaking usapin itong divorce kasi maraming sumusuporta dito at saka marami ding umu-oppose, no? May mga opposition dito sa divorce, especially ang simbahan natin Katoliko. Right? So, talagang hindi sila sang-ayon dito sa idea ng divorce kasi nga pinapalahalagahan nila ang sanctity of marriage. And also, under our laws and our constitution, pinipreserve po yung family. Malaki po yung regard ng ating laws and our constitution to preserve the basic institution of our society, which is the family. Kaya mahirap maipasa itong divorce law. Subalit, sa sinasabi ko sa inyo, meron po tayong divorce sa Philippines. Marami pong hindi nakakaalam tungkol dito. Paano po nangyari na mayroong divorce law
or mayroong divorce sa sa Pilipinas na wala pa namang naipasang batas tungkol sa divorce. Ay nako, maniwala kayo't sa hindi. Noong 1977 pa, meron ng divorce sa Philippines. Alright? So, ang batas na yan ay nagiging effective noong February 1977. Ito po yung Presidential Decree number 1083. Alright? So, tandaan natin, under Presidential Decree number 1083, divorce is allowed. Ano po ba itong PD 1083? Ang PD 1083, ito po yung the Code of Muslim Personal Laws of the Philippines. Yun po. The Code of Muslim Personal Laws of the Philippines. Ayun. So under the Code of Muslim Personal Laws of the Philippines, divorce is allowed. Of course, from the title of the law itself, we can infer that it is only allowed for our Islam brothers and sisters. So, regarding cases of divorce under PD 1083, wala pong jurisdiction ang ating civil courts or family courts to hear that those cases. Only the Sharia courts in the Philippines have jurisdiction to hear and decide divorce cases under PD 1083. Alright, so siguro mayroon namang nakakaalam tungkol sa batas na ito at alam ko po na marami, pero napakarami din po ang hindi alam na may divorce talaga doon sa Philippines. Ang alam lang po natin ay wala dahil sa mga balita, walang naipasang batas tungkol sa divorce so far as Philippine jurisdiction is concerned. So yun lang po. Marami pong salamat and I hope mayroon po kayong natutunan sa ating video today. And I'd like to invite you again to please subscribe, like and share this video. Or if you have some question, just type your comments below. So yun po, maraming salamat at good day.